Like for example, if you're a boxing ka ngayon, amateur or professional, you wish to go to college, now is the right time. Welcome back to my YouTube channel. This is Sirito Villamor, Coach Ala. Please don't forget like, comments, and subscribe below. Don't forget to click the notifications bell for more updates. Sa bagong video na ipapalabas ko ngayon, i-interviewin ko si Sir Floricel Podot, ang director ng PMI Bohol Colleges, regarding sa plan sa mga baksa niya at saka sa mga estudyante dito sa PMI, kung ano ang mga kailangan kung gustong magpa-enroll dito at saka mga boxers na gustong mag-aral dito sa PMI, kung ano ang mga incentives, ano ba, scholar ba na. So marami silang mga big opportunity na ibibigay sa mga boxers kung mag-aaral sila dito sa PMI. Please watch the interview of Sir Floricel Podot, the director of PMI. Here's the video. Kung ano mga plans mo next year about sa PMI boxing promotion sa mga boxers natin dito sa Bohol? Good morning, good coach dito. Well, plano natin lang ito kasi i-expose natin yung mga boxers natin sa outside the Philippines sa mga bouts. So, gagawin namin dito sa Pilipinas next year, siguro, we will make mga fights na medyo to test our boxers, yung pakayanan nila mag-meet na dun sa requirement sa labas. So hopefully next year makompleto namin yung yung gym, kasi we are now planning sa area na doon we will have our boxing gym. Ito temporary kasi yung temporary lang yung gym. So we will have a full operational gym. So we'll be expecting mas mahigyan na yung training nila. And then hopefully next year we have two more boxers will be competing for a title bout. Hindi mo na namin sinasabi kung sino sa kanila, pero minimum of two siguro. Next year, minimum next of year. Two? Next year, we are planning that to have another title bouts. Hopefully, pag medyo maganda-ganda yung mga performance ng iba, we will ask sanctioning body kung pwede ba silang mag-challenge. Pag nanalo si Reggie Suganov, ano mong next plan mo dito? Oh well, ang next plan talaga namin will be to fight outside. So yun, ano namin gagawin? Of course, we will ask the help of Coach dito kasi Coach dito yung may alam sa mga how to match the players, boxers outside. So we will ask then maghahanap ng opponents kung sino pwedeng kalabanin sa labas. Sana ma-retain siya, no? I-retain natin sa sa IBF pagkatapos Yes, coach. Yun talaga yung natin, no? Ma-rate yung mga boxers natin. So, yun nga, isa din sa mga plano namin will be to, kasi yung nangyari ngayon, we are focusing too much to Reggie. So, next year, medyo mahati yung team namin. The other coaching team, the other coaching staff will be focusing on the other boxers. Medyo ililinya din namin dun sa mga boxing careers na dapat sa kanya. For example, yun nga, ilalaman namin sa mga title bouts. So, yun. Kumusta ng preparation sa promotion, sir? Lahat na ngayon? Okay na? Set na tahan? Well, yun nga, hindi talaga magiging perfect kung hindi kailangan namin ng tulong talaga sa mga veteranong promoters. So yun, we are asking help, especially Coach Dito, then nagtatanong-tanong din kami. But anyway, at least kumumulaan nun to, we are prepared na in terms of licenses, in terms of facilities, in terms of yung mga namin logistics, we are already prepared. Yung what will be going to happen in that fight day, yun ang hindi namin yes. Pero we are expecting medyo mas mabigat yung kumubulanon because we have info that the governor will be coming, and then some of the mga LGU officials will be coming also. So medyo the pressure is there. Na dapat
ma-perfect, hindi ma-perfect, pero at least mas maganda ang kalabasan compared to yung Bulanon one. So ini-message sir sa lahat ng mga Bulanon, sa mga mayor sa Dawit, sa lahat ng mga ano dito. Yes, of course. May pasalamatan ka ba? Yes, of course. First of all, I would like to give thanks to our mayor of Dawit, Mayor Marieta Sumailo. Of course, the ABC President, Super Sumailo, will be running also for mayor. And then, of course, the LGU of Dawis for allowing us to use their... Ito, mas maganda na kasi, gymnasium na eh. Oh, gymnasium na tayo, no? Oh, yun. Mas maganda. Mas malaki. Space, so, po, hindi na tayo problema sa space and social distancing. Then, of course, I would like to give thanks also to Coach Dito for helping us. And then, sa mga involved, our coaching team, our head coach, our trainer. And of course, I will wish good luck sa lahat ng mga boxers. So, wala tayong pinipili dito. Basta we can only give the best fights sa fans natin sa boxing. And then, of course, sa mga taga-Bohol, of course, I'm taga-Bohol. Supportahan niyo po kami. We have upcoming fight on December 10 at 1 o'clock, Dawis Gym. If you cannot watch, we will live stream. So, kung hindi man palari kasi we have limited lang na pwede makapasok, first come, first serve. Based on sa sinabi ng LGU, pero pag hindi kayo makapasok, live po siya sa internet, so ipopost na lang sa mga pwede makita. And then of course dun sa mga opponents namin, welcome to Bohol. I hope you will enjoy. After all, we are all just brothers in the profession. Basta ba ipakita lang natin that we have the passion for boxing, and then mas magandang laban na papakita natin. Alright, sa mga boxers, yun na mga estudyante natin sa PMI, ano bang mga magkano mga nila dito, tapos pwede ba sila magpa-enroll kahit online yun? Yes, sir. Yes, good morning. Sa PMI ngayon kasi we are in the pandemic, we are using the modality of online learning, so students can go to school through online. So they can have the option. So wala pa namang na-approve na face to face, pero definitely would not be the same face to face as we have before the pandemic. Pero what are going to be happening during the opening of that face to face, limited lang siya. So the students can have the option of going to limited face to face or full online. So pag limited face to face siya, the usual, he will come to school, then attend classes, then go home, then ganun. The usual face-to-face, pero limited lang. Limited. Pero the students who are not, medyo takot na dun sa limited sa face-to-face class, they can go online, they finish all the subjects there, and then kung kunwari, kumuha siya ng maritime programs like BSMT, BSMRE, kukuha ng mga klase dun sa online, then after that, if he is going to require finish the practical, tsaka pa siya papasok sa school. So he has to do all the practical exercises, practical assessments. Then once na complete na niya, napasa na niya, he has completed all the program. He has completed the requirements of the program. He can graduate the program. So ganun. Medyo, for me, it's a blessing in disguise. Hindi ko naman sinasabing may pandemic, okay tayo, pero the opportunity is open to all. Medyo mas in terms of the cost of going to school, medyo mas mababa ngayon kasi you can save the cost of food and lodging, the cost of transportation. Correct. As long as you have the internet there. At hindi naman mabigat yung internet requirement natin kasi the class is not every hour. May schedule ang class eh. So for example, the faculty will message all the students that I have posted my lecture video, tsaka pa kayo titingin. So for example, if you have the time, on every weekend, tsaka mo titingnan lahat ng mga videos, you have free time for the weekdays. Pwede kang magtrabaho. We have lots of students here who are part-time students. Mas na-enjoy nila kasi online. They are now working part-time, the same time, nag-aaral sila, so makikita sila. So hindi na sila gumagastos sa mga boarding houses. So, then, yun nga, the safety in terms of contracting the COVID is mas safe sa online. Kasi nandun ka lang sa bahay niyo or wherever. As long as you have the internet. Correct. And then also, kung wala ka namang internet, you can ask faculty here or your teacher, bibigyan ka namin ng copy of the lecture through the USB. So pwede mong bigay, tapos dadalhin mo sa bahay.
So yun, the hassle is ano, hindi na masyadong hassle as compared as sa face-to-face. Pero ano nga lang sa face-to-face is you can see your classmates. Yes. Then yung ano, yung sociability mo nandun. So, pero for the meantime, as long as hindi pa na-approve yung face-to-face, and then it's a new normal, we are using the online modality. Kaya kung like for example, if you are a boxing nagbo-boxing ka ngayon, amateur or professional, you wish to go to college, now is the right time. Like our other boxers who are having ano, nag-aaral din during weekend, weekdays train sila na boxing, during weekends nag-aaral sila, so they can do both ano, activities at the same time. So ano, pasok na tapos yun, yung mga ano sir, pag mga boxers pag pumasok dito, by scholar ba sila, ano ba? Sa boxing kasi we have professional, well, we have ano, amateur boxing. Pag tinitingnan namin yung credentials, ganun kasi pag usually ang mga provincial and regional events natin, pag provincial event, if you are ano, medalist, like for example bronze, silver, gold, pag silver, pag bronze ka, automatic ka 25%. Yan, pag provincial yan. Yes. So we have ano, sa amateur. Pag pumasok ka na dun sa gold, automatic ka 100% dun. Wow. So, automatic 100%. Pag pumasok ka ng regional pisaa, whatever, with the regional events, may allowance ka na. So wow. Aside from 100%, you have the allowance na. Pag pumasok ka na dun sa ano, national. That, like what we have here, a boxer like Reggie Sugano, na naging ano, national twice, may ano na siya, may cash incentive na siya. So bali, intact yung 100% niya, yung idadagdag namin ng 100% sana, will become cash incentive. So yun, magiging ano na yun. So for professional, titingnan namin. Pag professional kasi, we have also professional here na binigyan namin ng ano, ng scholarship. Wow. Ang titingnan lang namin yun, determination doon sa professional na mag-excel pa rin yun sa boxing niya. We can give up to 100%. So yun, kung sino man yung mga boxers dyan na nagbabalak ng school, at least, you can do it ngayon to your mind. Okay. Sir, paano magsila palitan? Ba-boxer ako, tapos mag-enroll ako sa Pinay Online. Paano? Saan ako papasok? Saan ako mapupunta? Yes, we have FB page. We have PMI Bohol. No, PMI Colleges Bohol. Facebook page. Facebook page. Okay. Just search that one and message us. Nandun yung mga requirements for ano, enrolling. So, we have three programs here. Yung dalawang programs natin, for Marino, BSMT, kung magiging gusto ka ng kapitan sa barko, BS Marine, kung gusto ka ng chief engineer. We have also customs na gusto ka lang doon sa aduanan na mo. Opo. Kayo mong ano, basta makatapos ka lang ng 4 years, and then pwede kang pumasok sa customs. And by the way, a customs is not just customs lang. Just this year, we have top notcher, no, sa board examination. Wow, congratulations. So, and then mas mataas yung ano namin na percentage. And also, I'm not going to preempt, no, pero sa maritime programs ngayon, there is that ano, there is a change na iniisip na ngayon ng mga ano, ng marina, na after you graduate sa ano, sa program, you can already apply in other, like for example, sa Bureau of Fire, sa Coast Guard. Gusto mo lang mag-Navy, walang problema na yun kasi graduate ka na. So, pwede ka at the same time, professional boxer, nakaaral. Correct. So, kung medyo naisip mo na nga, gusto mo mag-stay, mag-stay put na, gusto mo mag-trabaho, tapos ka ng 4-year course, madaling maghanap ng trabaho. Wow. So, very good. Sir, thank you sa mga, ano, sa mga on-lock na interview ko sa iyo. Maganda. Thank you, coach. At least na nabigyan ako ng opportunity na i-market din yung PMI. And remember, PMI is the ano, pioneer in private maritime education and customs administration na Philippines. We are the first. Sir, marami nang tatanong sa akin kung may PMI Cebu ba? Wala kami PMI Cebu. We have only PMI Manila and PMI Quezon City and Bohol. So walang plano mag-PMI Cebu? For now, wala pa siguro. Wala pa. May maraming maritime schools din doon eh. Uh-oh. So, we have may mga maritime schools din. May maritime din. Sana po one of these days, no? One of these days, siguro. Hindi natin alam eh, di ba? Mag-ano naman, mag-expand naman yung business. Hindi natin alam. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat. Thank you, coach, for giving us the opportunity to no market our school. This is our school. Yes, this is. Tingnan nyo yung PMI school. Ha? Ganda. Thank you, coach. Salamat, sir. Thank you, salamat. Coach. Thank salamat. You. Welcome to Bohol. Okay.
ng